Parang nagiging preso na yata para sa kanila ang unit ko. Hi mga ka-HD, it's been a while since my last video, but anyway, this is Professor X again, and I thought of creating this video to share with you na parang medyo nagigilty ako kasi nga itong maliit kong unit ay parang nagiging preso para sa mga rescued cats, sa mga rescued cats ko. Again, I rescued stray cats since August hanggang December last year, 2020. So in total, there are 17 of them right now in my unit. The reason why I rescued them because nakikita kong gutom sila, takot, then nalalamigan lagi, lalo na pag umuulan, mas lalo na kapag may bagyo. And some are even dying, kaya naisipan kong i-rescue sila. Kaya lang, habang tumatagal, lumalaki na rin sila. Although, fortunately, healthy naman sila right now. As I said, lumalaki sila, then mas lalo magiging masikip yung unit ko para sa kanila. Parang nalilimit yung freedom nila para maglaro, makipagtakbuhan, and even yung higaan nila. Kaya madalas sa akin na rin sila humihiga sa bed ko. Ayan, kung mapapansin nyo, nagtatakbuhan nila. Ang gulo, di ba? Anyway, I'm trying my best na to finish this recording. Kasi nga, ayan, takbuhan, talunan. So, yan. Kaya lang, although may guilt konti, parang nagigilty ako kasi nga nalilimit yung freedom nila to move around, to roam around in my unit. And then, medyo, kung mapapansin, gustong-gusto talaga nilang lumabas. Kasi mapapansin ko dito sa may window, madalas ko sila nakikita nakatingin, nanonood ko anong mga nangyayari sa labas. Kaya lang, wala rin silang masyadong makikita, kundi mga buildings lang din sa paligid. Kasi nga, nasa 34th floor ako. Dahil nga sabik sila sa maluwag na lugar, maluwag na takbuhan, laruan, madalas hirap akong lumabas at saka pumasok ng unit. Kasi nga, sa tuwing binubuksan ko yung pinto, lagi silang nag-uunahan lumabas. Kaya lang, hindi ko pwedeng i-allow sila ng ganun, although nakakalabas pa din kasi bawal dito sa condo na may maraming alaga. As much as I know, is hanggang dalawang alaga lang yata, pusa or aso ang pwede dito sa unit. Kaya pag nalaman ng admin na meron akong maraming pusa dito sa loob, siguradong ako ipapatanggal to. Siguradong ipapalipat or alam mo na, basta hindi pwede. Ayoko naman silang i-surrender sa pound or sa shelter kasi nga napapabayaan lang din sila sa mga pounds. Nakikita naman natin sa mga posts, sa mga social media, kung ano mangyayari sa pounds. Yung mga pusa at saka yung mga aso is masyadong payat kasi nga hindi masyado naaalagaan, sobrang dami. Yung iba naman is nagkakaroon ng mercy killing. I've even read one post sa Facebook na may isang pound dito sa Metro Manila na parang kino-oriente yung mga pusa at saka mga asong walang, na hindi nahanapan ng mag-a-adapt kasi nga tapos din sa budget yung mga pounds at saka yung mga shelters namin. Kaya as much as possible, ayoko silang mahiwalay dito. As much as possible, dito lang sila. Kaya ayokong malaman ng admin. Alam kong bawal itong ginagawa ko, pero ayokong malaman ng admin na meron na akong mga pusa dito sa loob ng unit. Kaya
Kaya lang, sa tuwing nakakalabas sila ng aisle, pag binubuksan ko yung pinto, is malaking chance talaga na mapapansin at makikita ng admin kasi nga lahat ng aisle dito sa condo ay may mga CCTV. So yun. Anyway, kahit pa paano naman, may magandang bagay na maiiwasan ng mga stray cats kapag dinala mo sila sa unit, kapag sinave mo sila, kapag na-rescue mo sila. Unang-una is yung gutom. May iwasan nilang magutom kasi nga dito sa unit kahit pa paano nagkakaroon sila ng regular na pagkain. Napapakain ko sila ng 3 times a day, although kapos na ako sa budget. Hindi ko alam sa susunod na araw, bukas o susunod na linggo kung may ipapakain pa ako sa kanila. Pero ang maipapangako ko lang, kapag nagutom sila, magugutom din ako. Hindi pwedeng may pagkain ako, sila wala. So, magugutom kami ng sabay. Kaya, mga ka-HD, sana you subscribe to my channel para matulungan nyo naman ako to take care of these poor creatures, to take care of these rescued cats. Sigurado naman alam natin kung gaano kahirap yung mga pinagdadaanan ng mga stray cats at mga stray dogs sa labas. Kaya dito, pinipilit nating mabigyan sila ng maayos na buhay, yung safe na pamumuhay. Kaya matutulungan nyo ako to take care of them by subscribing to my channel and by watching my videos continuously every time na may ina-upload tayo. Para naman mag-monetize tayo para kahit pa paano makakabili tayo ng mga pagkain at saka yung mga pangangailangan ng mga pusa. Pangalawa, may iwasan nila ang lamig at init. Lalo na pag umuulan. May nakikita tayong mga stray cats na kawawa pag umuulan. Naghahanap ng masisilungan, ay yung iba wala nang masisilungan, nalalamigan. Dito, kahit papano, dahil nasa loob nga sila ng unit, is yung temperature para sa kanila ay tama lang. Hindi malamig, hindi rin mainit. So, sakto lang. Kahit umuulan, hindi sila nababasa kasi nga safe naman at saka secure dito sa unit. Pangatlo, may iwasan nila yung aksidente sa daan. Marami tayong nakikita ang mga namamatay na mga stray cats na sasagasaan or naaaksidente sa daan. Minsan namamatay dahil nga sa kalabisan ng mga tao. So dito sa unit is may iwasan yun. Hindi sila madidisgrasya sa daan kasi nga nandito lang sila sa loob. And then, yung takot. May iwasan nilang matakot. Sa labas, may mga nambubuli, lalo na yung mga bata, walang pakialam, walang compassion towards animals kasi nga hindi sila naturuan ng mga magulang nila paano umasal towards animals. Kaya minsan nabubuli sila, may mga tao talagang walang compassion sa animals, mas gusto nila yung nananakit sa mga kawawang mga aso at sa mga kawawang mga pusa. Mga stray cats at mga stray dogs. Dito, dahil nga nirescue natin sila, nasa loob sila ng unit, is maiiwasan yun. Walang mananakit sa kanila kasi ako lang yung kasama nila dito sa unit at hindi ko naman kaya silang saktan. Okay? Kaya nga nirescue sila para ma-save sila. Then, may iwasan din nila yung pakikipag-away sa iba pang mga pusa. Sa labas kasi, makikita natin nag-aagawan sa pagkain, nag-aaway yung mga pusa. Dito, wala pa naman ako nakikita so far since August na nag-aaway sila. Kasi meron silang sari-sariling kainan. Meron silang 17 na kainan at saka may extra pang mga kainan. Then, nabibigyan sila ng tama, sakto, equal, parang equal distribution na pagkain para sa kanila. Kaya naiiwasan yung mga away. At saka hindi naman sila nag-aaway. Nagkakaroon sila ng iba't ibang pwesto sa tulugan. Wala naman yung bangayan, walang ano. Merong mga harutan, takbuhan, lambingan, ganun, kahit hindi naman sila magkakapatid.
kadalasan dito ay hindi magkakapatid, iilan lang yung magkakapatid dito. Pero wala namang away na nangyayari, walang bangayan. So yun guys, yun lang gusto kong i-share sa inyo na parang nagiging preso na nga itong unit ko para sa kanila kasi nga dito lang sila since August, since na-rescue ko sila, is wala na silang ibang nagagalawan kundi sa loob ng unit. Hindi sila nakakalabas kasi takot din sila sa mga tao. Minsan sinusubukan ko silang ilabas pa isa-isa, napapansin kong takot sila sa mga tao. Pero ganun pa man, dahil nga safe sila dito, mas okay na rin yun. Kasi I prefer their safety than their freedom. Again, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa channel ko is please subscribe for the sake of these poor creatures, of these poor cats, para matulungan natin silang mamuhay ng maayos. And sana darating yung araw na makakalipat ako, makakapaghanap ako ng mas malaking area, mas malaking unit o mas malaking bahay para naman magkaroon sila ng mas malaking laruan, malaking tahanan. Kaya lang sa ngayon wala pa ang budget, kaya tiis-tiis muna kami dito, tiis-tiis muna ako, tiis-tiis din muna sila. Sana lang balang araw is makakalipat para magkaroon naman sila ng maayos na laruan, maayos na galawan. So maraming salamat mga ka-HD for watching my episode, for watching my video. Hanggang sa muling videos natin, sa muling pagkikita. Thank you. God bless.